Jerry, bakit hindi itataas ng FIVOX ang alert level matapos ang nangyaring aktibidad ng Mayon Volcano kahapon? Yes, Amiel. Good morning. Sinabi ni FIVOX Senior Science Research Specialist Dr. Paul Alanis na expected na ang ganitong sitwasyon ng aktibidad at aktibidad ng bulkan na nanggaling sa isang malaking pagsabog. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang antas ng aktibidad ng bulkan Mayon kahit muli itong nagkaroon ng phreatic eruption itong linggo February 4. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng PBOX ng pagtaas ng aktibidad. Sa ngayon po, wala kami nakikita ng indication na nag-escalate o tumataas yung level of activity ng Mayon Volcano. Amiel, ngunit ayon kay PBOX Senior Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, posible at inaasahan nila masusundan pa ang mahinang pagsabog ng bulkana. Itong phreatic eruption po na nangyari was, ano po yan, expected po yung mga ganyang phenomena, especially coming from recent na eruption pa lamang ngayon. If you remember po, nasa alert level 2 pa rin ng Mayon Volcano since December 2023. And mag-expect po tayo na may mga ganitong mga ash ejections or mga ashing events or even mga phreatic eruptions and minor explosions. Paalala ng PBOX na mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkana. Nagpalabas naman ng advisory ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na nagbabawal sa anumang human activity malapit sa bulkana, gaya ng mountain climbing, orchid picking, hiking, camping at iba pang recreational activities. Reiteration lang, balikan natin yung reiteration na issued kanina na advisory na bawal or iwasan pumasok sa prohibited zone para maiwasan nating madamay sa anumang epekto kung magkaroon ulit ng panibagong phreatic eruption. Amiel, pinapayuhan naman ng mga residente na gumamit ng basang panyo o malinis na tela kung magkakaroon muli ng phreatic eruptions upang makaiwas sa anumang sakit na maaari maidulot ng pagkalanghap ng usok at abo na ibinuga ng Mayona. Inareto na ng APSEMO ang mga local disaster management offices sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig, Daraga, Santo Domingo at Malilipot at mga siyudad ng Ligao at Legazpi na mahigpit na bantayan at i-monitor ang mga residenteng nasa malapit sa river channels na niyada ng mga gali ng BAC, Bonga at Basuda. At ang balita mula din sa Bicol, balik sa iyo, Amiel. Alright, keep us updated, Jerry. Maraming salamat, Jerry Galicia, live mula sa Masbate City.